Ay, magandang hapon po, mga kamping, mga kabunyog, mga boss. Vlog na naman. Shout out mga friend ko sa Imus Cavite. Ines Ines, Alice Esther, Luz B, Zenny, mga Sherbin sa Pedas Angel po yan. Shout out sa inyo ha, mga friend. Itong topic natin mga boss, ano, one day ago. At merong 1.2 million views ha. Dito ho pinapakita. Actually, Jessica Soho na naman ho ito eh. Kung gaano kahirap kumita ng pera ang isang sinasabi nga ni Bipi Leni na nasa mababang laylayan, no? Maraming nanonood ng mga ganito eh. Oo. Kasi talagang makabagbag damdamin. Paano rin pakinggan ho natin? Sa pantalang ito sa Zamboanga City. Ang mga vendor tila nakikipagpatintero sa mga kawani ng PPA o ng Philippine Ports Authority. Isa sa kanila, si Josephine. Maghahabulan, minsan matutumba ka, madadamage yung paninda mo. Parang piling mo na kriminal ka kasi hahabulin ka, pero magbebenta ka lang naman, yung maghahanap buhay ka lang para sa pamilya mo. Noon pa man daw kasi, ipinagbabawal na ang mga unauthorized vendor sa pantalan. Kaya para patakas na makapagtinda ang mga katulad ni Josephine, gumadaan sa katabi nitong beach para maiwasan ang mga gwardiya. At dito nangyayari ang isang nakababahalang gawain. Ang mga nagtitinda, buwis buhay na lalangoy ng may layong mahigit isang kilometro para papuslit na makapagtinda sa mga nakadaong na barko. Lalangoy na kami papuntang pier. Aakyatin yung barko. Doon na din maglalako. Tante, mahigit isang kilometrong langoy. Ang sakripisyo ng mga boss. Alas 10 ng umaga, si Josephine inango na ang kanyang mga ititinda. Ngayon ang ibebenta ko doon. Zamboanga City po ito. City. Ibig sabihin pag city, di maunlad na bayan sana, di ba? Dahil city, Zamboanga City. At saka rice pop. Ang kanyang mga kontrabando na tinapay at pampasalubong, ibinalot niya sa dalawang malalaking plastic bag. Kontrabando ang tawag ni Jessica. So, kasi nga ipupuslit lang para makapagkumita ng konting barya. Problema ko kasi lalangoy ako. Para safe siya na hindi mapasokan ng tubig, kailangan ko talaga siya idoble. Protection daw ito, hindi lang sa matinding init at para hindi mabasa. Ang pakikipagsapalaran ni Josephine nagsimula sa pampang ng Paseo del Mar. Dito, kasabay niyang nag-aabang ang humigit. Meron bang nakakapanood sa inyong taga Zamboanga City? Totoo ba to? Kumulang 30 pang mga kapwa niya vendor. Maya-maya pa. Bitbit ang kanyang paninda, si Josephine. Sumuong na sa lagpas taong lalim ng dagat. Lalangoy pa ng 20 minuto si Josephine para marating ang nakadaong na barko. Nakakatakot, especially pag malakas yung alon. Minsan madadala yung paninda mo, kakabulin mo na naman. Sanay na kami. Ito lang yung way na mabibigyan namin ng maayos na pagkain yung mga pamilya namin, kahit pa delikado. Hanggang sa kalagitnaan ng kanilang paglangoy, naispatan sila ng mga rumorondang gwardiya. Tara kayo, tara kayo.
every day nag-a-attempt kami, nakakalusot talaga. Every day meron tayong nahuli. Nag-i-insist pa rin sila. Naghihingi na kami ng pamagala. Kahit isang barko lang, basta makabenta lang kami. Binubugaw pa sila ng gwardiya, no? May gwardiya pa. Boss, nalupit naman kayo dyan sa Sambuanga. Di ba mga boss? Gahanap buhay lang. May 30 raw sila eh. Basang-basa na sila. Nakalusong na sila eh, di ba? Tinaboy pa sila pabalik. Oo. Bakit? Hindi na lang magkaroon ng ano tong Sambuanga City na. Iahatid sila dun sa ano. Sa mga nakadaong na barko doon. Para. Naku, Diyos ko. Alam naman namin na bawal yun, pero wala kaming magawa. Kasi yun talaga yung hanap buhay na kagisnanan namin mula bata pa kami. Ang aso pusa nilang bangayan, di umano. Doon ako nawindang mga boss. Alam daw niya naman na bawal. Pero anong magagawa namin, yun lang na hanap buhay na nakagisnan namin. Ibig sabihin, matagal nito. Itong kahirapang dinadanas nitong mga tao na to, di ba? Bata pa raw siya, ito nahanap buhay nila eh. Nauuwi rin sa pisikalan. Sinasaktan kami pag yung alam nila na parating na kami. Anong gagawin natin ngayon? Atay na lang namin. Maya-maya lang, nung masigurong wala nang bantay. Sina Josephine, lumusong ulit sa dagat. Talaga namang makabagbag damdamin, ano? Eh, parang true to life story ho ito sa pelikula, di ba? 1.2 million views po ito. Tataas pa po ito. One day pa lang, eh. Ang kanilang paninda, ang siya na rin nilang salbabida. At dumoble pa ang panganib dahil halos kasalubungan na nila ang iba pang mga dumadaang naglalakihang barko. Hanggang nakalapit na sila sa barko. Na-try ko na mag-scaler, na-try ko na mag-guard. Pero yung ba, yung araw-araw na kita, yun ang habol namin. Sisikmurahin mo lang talaga yung paglangoy. Kapit naman daw niya ang sinusuong niyang peligro. Lalo't ang isa niyang kapatid, muntik na nga raw mamatay sa pagtitinda sa ganito ring paraan. Natay ko, tumalon talaga sa roof ng barko kasi nakita ko yung kapatid ko na halos naghihingalo siya. Wala sinong tumulong sa kanya. Tumalon ako. Nawala yung takot ko, nawala yung kaba ko. Basta ko na lang tinalon para magkuha ko lang siya. Donald, sana may hanap buhay pa ng iba. Hanap na lang ng iba kasi mapahamak man ito talaga doon. Niya. Minana pa raw niya ang hanap buhay na ito mula sa kanilang ina. Binubuhay ko sila doon talaga sa pantalan. Magtinda ko. Dala-dala ko yan sila. Alam namin yun lang talaga. Pinaaral ko yung mga anak ko. Thanks God na nakatapos sila kahit high school. Ito rin daw ang ipinambubuhay. Yun ho yung nanay nung babae. Buhay niya ngayon sa lima niyang mga anak, katuwang ang kanyang mister. Yun ang mabigat eh. Dami mo na namang anak, lima na naman eh. Minsan eh, kaya yan ang ano ko dyan, mga boss eh. Gawa kayo ng gawa ng anak eh. Tapos ganyan. O sige, tuloy.
na isa namang security guard sa mall. No choice ka. Ganun talaga. Kailangan mo pagsikapan. Doon mas nabibigay namin yung pangailangan ng anak namin kasi araw-araw na meron. Basta sipagan mo lang, makakabenta ka talaga. At dahil bawal sa kanilang tumapak sa pantalan, lalo't mahuhuli sila ng port security. Ilang minuto bago umalis ang barko, ang mga vendor isa-isa nang nagtalunan sa dagat. Kabilang na si Sherwina na 7 buwan pa man ding buntis. Natalo na kami, uli man kami doon kahit palagyan-tiyan ko. Tamas, magkana ko mga ritual na huwag ako magkukuhan. Benta na lang dito sa pantalan. Mamagawin mga ako mag-anak na, mga 7 adlaw pa ako ang pakupunta dito sa pantalan. Yun ho yung 7 buwan na buntis na tumalon pa, di ba? 7 buwan na. Diyos ko. Hoy, mga ano, politiko, diyan sa Zamboanga City, wala ba kayong magawa rito? Eh, ito na raw ho yung pinambuhay nung, ito na raw na nakagis na nilang hanap buhay, mantakin mo. Ha? Eh, di ibig sabihin, matagal na, di ba? Hingal ka ba yung lumangoy si Sherwina? Pabalik ng pantalan. Yay lang yung country at ang hantan. Sa bahay na lang siya, nagbabantay mga anak ko. Yung asawa naman daw nung buntis, nandun daw sa bahay niya. Nagbabantay na lang ng mga anak niya. Mga anak na naman, di marami na naman mga boss, di ba? Ay, naku. Samantala, ang kinita ni Josephine nung oras na yon, 400. Yun sa umaga lang. O, di naka 400 daw siya sa umaga lang. Mamaya po, pagdating ng kagatan dilim, sugod na naman ulit sila. Titinda na naman sila doon. At kumita ulit siya ng 200 piso. No? Tuwang istorya na to. To cut the story short, medyo mahaba-haba pa, no? Dinala ho ni Jessica Soho, yun hong buntis, pina-check up niya. Oo. So, obigay ni. Tapos, nilapit niya ho itong mga ito, mga babae. Ilan-ilan sila, nilapit niya na doon sa LGU. Nabigyan naman sila ng hanap buhay na yata, oo. Eh, paano kung hindi dumating si Jessica Soho? Wala. Di ba? Ang problema eh. Yun nga eh. Yung anak na naman, no? Diyos ko. Ano to? Gano'ng kahirap kumita ng pera, di ba? Yun nung nakakumita ng 400 sa umaga, pagdating ko ng gabi, ang kinita niya na ho dito sa vlog na to, no? Naka 200 na lang daw siya nung gabi. Oo, kaya naka 600 naman siya. Oo. Tuloy pa nga natin. Bago kumagat ang dilim, tsaka muling nakipagbunok sa alon para muling makapagtinda. Ako sa bawat isa nun. Yung total, siguro nasa 200 lang ngayon. Mano, yan o, natulungan ni Jessica Soho sila. At nasaya naman sila at makakuro na sila ng parang trabaho na. Oo, nilapit doon sa ano eh,
sa LGU yata o gano'n, natulungan sila. Yun o yun. Ganun po kahirap kumita ng pera doon sa yung mga trabaho ng mga yun, no? Ito naman pakikita ko sa inyong iba. Iba naman ito. Ha? Ito naman, no, na mga ating mga kagalang-galang na mga lingkod bayan na tinatawag. Public servant na tinatawag. Ha? Hirap ho sila rin sa pera kung paano nila uubusin. Eto. ...ng mga renovations at mga pagpapagandang ginagawa sa palasyo ng Malacañang, mapapasabi kang parang ang bumalik tayo sa panahon noon ng matandang Marcos at ng First Lady noon na si Imelda. Sa harap ng grabing kahirapan ng ating mga kababayan, ang grabing pagpapaganda ng palasyo ang kanilang pinagkakaabalahan. At dito makikitang napakabilis nilang umaksyon kapag usapin ng mga party-party, mga biyahe at mga pagpapaganda. Pero napakabagal at wala halos direksyon pagdating sa pagsolusyon sa mga problema ng bansa. At siguradong ang First Lady ni Marcos Jr. na si Liza Araneta Marcos ang nasa likod ng lahat ng yan. Tamang ang tawagin siya ni Bongbong Marcos Jr. na Imelda. Itong mga pictures at videos ng mga renovations at mga pagpapagandang ginagawa sa palasyo ng Malacañang, mapapasabi kang parang ang bumalik tayo sa panahon noon ng matandang Marcos at ng First Lady noon na si Imelda. Sa harap ng grabing kahirapan ng ating mga kababayan, ang grabing pagpapaganda ng palasyo ang kanilang pinagkakaabalahan. At dito makikitang napakabilis nilang umaksyon kapag usapin ng mga party-party, mga biyahe at mga pagpapaganda. Pero napakabagal at wala halos direksyon pagdating sa pagsolusyon sa mga problema ng bansa. At siguradong ang First Lady ni Marcos Jr. na si Liza Araneta Marcos ang nasa likod ng lahat ng yan. Meron pa hong ano eh. Indoor garden. Oo, indoor garden. Oo. Indoor ha. Yung mga bulaklak pang indoor, no. At ang balita ko rito, 40,000 a day ang gastos dito eh, sa indoor garden na to. Maintenance lang ha. Tamang ang tawagin siya ni Bongbong Marcos Jr. na Imelda. Kabaliktaran ho, di ba? Oo. Mantaki mo yun. Siguro yung ginastos doon nung pag-renovate, pagpapaganda ng palasyo na yun, mga boss. Baka hindi ho basta milyon yan. Nakita nyo naman, di ba, kung paano inayos, no? Hindi naman nila bahay yan, eh. Sa bagay, sabi nga ni Tony Gonzaga na ilang panahon na lang, babalikan na sa yung dating tahanan. Ah, Bongbong Marcos. O, ayan na nga. Anong klaseng konsensya meron itong mga tao na ito? No? Mantalang yung mga ibang, parehas lang naman tao, di ba? Kagaya nga sabi niya, ito yung babae kanina, hindi naman namin kasalanan, kami naging mahirap. O, eh, ganun ang kapalaran ninyo. Ganun ang kapalaran natin. Di ba? Kanya-kanyang guhit ng palad. Ganun nga. Malas, kumbaga. O, swerte itong ating mga honorable. Maski na billion-billion, trillion nanay-nanakaw, honorable pa rin, tawag. No? Mantakin mo yun, sa hirap ng buhay, mga boss. Hindi talaga inintuan na pagpapaganda ng Malacañang. As if talagang wala na, hindi na sila, wala na silang planong umalis eh. Oh, yung klase ng pagpapagandang ginawa, pagpaparemodel ng Malacañang, yung mga dinagdag doon ng mga kusina, kung ano-ano, mga... Grabe, no? Mga boss. Kabaliktaran, di ba? Yung mga mahihirap, kagaya natin, hirap na hirap, kumita ng pera. Sila naman, hirap na hirap, kung saan itatapo ng pera. Mga biyahe, kita mo naman, pag bumiyahe, ha? Isang airplano, arkilado, eh. Kasama, 70, 150, sarap ng buhay nitong mga tanatawag nating public servant. Ha? Mga nating napiling empleyado itong ating kumpanyang Republika ng Pilipinas. Paulit-ulit, empleyado lang ho natin 'yan, 'di ba?
Simple naman, di ba? Nag-apply sila. Lahat pinangako nila, di ba? Oo. Boboto namin, ikaw, ganun, ganito, ganun, ganun. Ba? Pag kami nanalo, ganito, ganito, ganun, ganun. Ba, mga boss? Ang lungkot, no? Talagang wala akong makitang pag-asa. Sa totoo lang, dasal. Itong klaseng mga nakapwesto na to, wala. Wala. Ta kami Senado, Kongreso, ang pinagkakaabalahan nila kung paano harangin ang ICC at proteksyonan si Duterte ning, ah, Duterte ning, si Duterte, ha? Wala. Lungkot, di ba, mga boss? Ay, nako. Wala na akong masasabi. Bukas. Okay, baka mamayang gabi, kung sakasakali. Ano-ano. Ang hirap kumita ng pera, mga boss. Oo. Dito lang sa vlog, oh, hirap. Ngayon, kaya ngayon, maliit ang naging ano ko, $120 lang yung bond na to. Dati may 300, may 400. Oh. Eh, pag walang masyadong nanonood, maliit din ang ano mo. Ang kikitain mo dito. Oo. Pambe. Meron kang pambayad na internet, meron kang gano'n. Oo. Diba? Ganun lang yun. Eh, pero yun nga. Tiis, diba? Nalilibang naman ako. Diba? Ganun lang yun. Di nga ito buhay ko eh. Pero yun nga, pag nakakakita ka ng mga ganito, kung paano hirap na hirap din sila, itong ating mga honorable, kung paano itatapon ang pera, yung tax natin yan eh, sinasabi, di ba? Kaya, sige, pare model, hindi naman nila pera yan eh. Di ba? Oh, so, mantalang yung mga ibang nasa mababang laylayang sinasabi ni Bipileni, nakita nyo naman, meron lang silang kapirasong higa ang pawid, ganyan, o. Oh. Lalo yung makinukontent ni Jessica Soho. Oh, isin na sila. E parehas lang naman, o, oh, diba? Nagkataon nga lang na hindi sila honorable. Oo. Kaya yun nga, yun ang guhit ng palad nila, maghirap sa dami ng anak pati. Huh? Bari dalawang topic ko to, no? Oo. Isa ho yung kay Jessica, saka isa ho yung kay Attorney Enzo. O magaling si Attorney Enzo talaga eh. Si Attorney Enzo po yung nagsasalita doon sa pag-remodel ng palasyo. No? Mag-collab na po tayo. O eh, huwag kayong ano, siguro malungkot kayo. Hindi. Mag-saya tayo sa collab. Magaganda rin yung top, yung ano eh. Yung mga content nyo. Ay, mga, o oh, tama, yung mga comment nyo pala. Shout out, Brother Eli Asistio. Anak Aboy, shout out ah. SKL, shout out. Eman Escalona. Boyong Kong Balong, shout out sa iyo ha. Ryan Yumura nak, shout out. Elizabeth Iscari, shout out ha. Sabi niya. Good evening, Sir Rox. Hi, totoo lahat ang sinasabi nitong vlog. Sobrang takot sila kay Duterte. At talagang pinapakita nila na guilty ito. Kaya todo tanggol nila sa kaso niya sa war on drugs. Sayang mga gumawa ng pagharang nila. Sa yung mga ginagawa nilang pagharang nila pero para imbestigahan ng ICC, wow. Ang daming tanga at bobo ng mga nakaupo ngayon. Ako nga, ordinaryong mamamayan at hindi abogado, alam ko ang obligasyon natin na dapat itong imbestigahan ng ICC. Ito ay para mabigyan ng hustisya ang mga Pinoy na pinagpapatay nila sa ng walang kalaban-laban. Yan ang importante sa atin kasi kapwa Pinoy yang pinaglalaban natin. Hi Pinas, sabi ni Elizabeth. No? Leon Lerin, shout out. Sir Rox, ICC, ikulong mo na yan si Tutae. Siya ang nagpahirap sa mga Pilipino. Ito yung comment nyo kahapon. Kasama ko si Black, si Mab. Elizabeth Iscari ulit. No? Yan si Kibuloy na yan, Sir Rox. Kaya ganyan karami ang mga supporter niyan. Kasi nga, hatak-hatak din yan nila Duterte. Sa dami ba naman ng mga tanga ngayong mga Pinoy
at di marunong mag-isip. Ayan ang napala ng bansang ito. Pabulusok na. Simula nang umupo yang si Digong at ngayon pinapilitan pa ng isang weak leader. Wala na tayong maaasahan pa para umangat tayo. Nakakagigil talaga, di ba, Sir Rox? Totoo yan. Hanggang gigil na lang tayo, ha? Lily, shout out si user to eh. Marcos Jr. on ICC. Can't cooperate for fear of Duterte. What can we expect from a weak leader? Toothless tiger. Useless puppet ever. Sabi niya. Totoo. Jack Enormi, shout out ah. Antay pa po, ah? Antay pa ba po tayo ng 6 years sa klase ng Tongres eh na tong BP, President, DA, Secretary, Justice, System, etc. Puro corrupt. After 6 years, sila uli ang mananalo. Ubus na ba ang tunay na makabayan? Makabayan? Tinapay yun ah. Yeah, may tinapay na makabayan, ha? Imel Dago, shout out. Sumagot si Imel Dago yun. Kasalanan niya ng maraming tangang Pilipino. Sumagot din si 3J si Hope. Si Aling Sara daw ang susunod na presidente. Wag naman po. Totoo. Diyos ko. Eh, maaawat mo pa ba yan? Eh, baka tapos na ang election eh. Ha? Baka yari na naman. Planchado na. Ha? Di ba? Rolando Cruz, shout out. Hindi lang naman 2016 up to 2022. Kasama pa yung panahon niyang naging mayor siya. Sa aya si Las Cañas at Motabato. Ang witness, panahon pa yun ni Arroyo, yung kaya pinagtatanggol siya ni Makapal Gloria, yun mga DDS sa Davao at ang nag-iimbestiga ay si Dilima sa panahon ni Ninoy. Kaya ganun na lang ang galit ni Butete kay Dilima. Oo. Erwin Varela, shout out. Alam ni Demonyong Duterte na guilty siya sa ICC. Totoo. Pren Amy Bingson, shout out ah. Dami kong tawa dyan kay Mab Pexman. Ako nga rin eh. Si Pren Amy ulit oh. Yan ang pinapanalangin ko na makapasok na ang ICC dito sa Pilipinas para managot na ang dapat managot sa pagkamatay ng maraming tao. Yun nga eh. Sumagot na naman si 3J si Hope, ah. Whether makapasok ang ICC sa Pinas or not, the investigation will push, sabi niya, will pursue. ICC has the way and the means to continue their task. Alam yan ni PBBM, alam din yan nila Dutz, totoo. Sabi naman ni Pen, I mean, patay mali siya sila, sabi niya. Andy Lozada, shout out ah. laging nahigop ng cook kaya wala tayong pag-asa kay Budulman. Yun nga yun. Mga pag-asa mo diyan. Ferdinand San Juan, shout out. Kalayan mo lakas ng loob na ginawa siya raw ang Department of Agriculture Secretary. Bakit? Naranasan mo bang magtanim sa Malacañang ka na pinanganak? Oh, Diyos ko. Ewan ko. Klase. Absent yata itong mga tao na ito na tinuro yung salitang mahiya eh. Pero San Juan, sabi niya. Good evening po, Karox. Tungkol dyan sa ICC at ex-President Duterte, ipinaubaya ko na sa Panginoong Jesus Cristo kung anong magaganap o mangyayari dyan. Tanging dasal na lang talaga ang magagawa natin. Ako ay hilong-hilo na sa nagaganap sa ating pamahalaan. God bless po sa ating lahat. Sabi. May sumagot na naman. 3J Shop na naman to. Tatiyan. Oo. Hindi. Si Crisostomo Urog. Sabi niya. ICC will come because the case had been filed by Trillanes from 2016 to 2018. The withdrawal of President Digong is 2019. It's too late. Therefore, the Philippines is still under jurisdiction of the ICC. Better watch out. Better not cry. ICC is coming to town. Biglang Pasko yan, ha? Krisesto mo urog ulit, oh.
By hook or by crook, ICC will come to. By hook or by crook, ICC will come to town because the Philippines is still under ICC's jurisdiction from 2016 to 2018. President Digong withdraw in 2019. It's too late, sabi niya. Sumagot si 3J si Hopo. Dapat hindi ikaw ang mahilo sa mga kalokohan nila sa Pinas. Dapat sila ang mahilo. Actually, nahihilo na nga sila, di ba? Submit sila ng submit ng mga plea sa ICC to halt their investigation para bang they are buying time kung paano gagawa ng mga delaying tactics. Parang bantag lang, sabi niya. Meron pa silang Gloria Jingoy, Robin Hood na mga resolution na huwag payagan ng investigahan si Dutz. Di ba? Totoo yan. 3J shop ka. Tatanga-tangahan itong mga ito eh. O talagang tanga. Madam Brunhilda, shout out ah. Good evening, Sir Rox. Noong 2016 campaign, bukang bibig ni Digonyo, galit ako sa korap. Pero di niya nilinaw na galit lang siya kung wala siyang share sa mga nakukulimbat. Totoo yan ha. At saka yung war on drugs ni Duterte. Bakit maski isang drug lord walang nakulong? Dahil ba puro singkit mata ang mga drug lord at kaibigan niya? Oo, sigurado ha. Ito namang si Boy Sili Padilla. Opportunistic Muslim lang yan. Magbago lang ng opinion kung may magawa ba siyang mabuti para sa mga Muslim. Yung sa kanya, kung nagawa niya sa Muslim. Ha? Erlinda Alog, shout out ha. Andres Baltasar, shout out din ha. Sabi niya, wag pa ka siguro si Digong at si Pacquiao. Naaalala niyo ba si Osama Bin Laden? Di nakaligtas ng trabahuhin ng Amerika. Oo. Huh? Si Chrysostom, sabi ni Erlinda Alog, bayad utang sa kasi, sabi niya. Chrysostom Urog sumagot, 2016 to 2018, the case has been filed to ICC 2019. Withdrawal of Digong, it's too late still. ICC will come down. That's what you don't know, sabi ni Chrysostom Urog. Imelda Go. Shout out, Imelda Go. Ha? Dapat isanksyon niya si BBM ng international community para turuan siya ng lesson na he's good for nothing president. Gusto lang niyan magbulakbol. Nobody in the world will trust him against for not doing the right thing to investigate Digong and Kalbong Bato. Totoo. Galing to si Imelda Go. Ito. Genesis Manansala, welcome to the club. Good evening po, Sir Rocky Idol. Good evening ha. Rodolfo de la Cruz, oh, sabi niya. Agree ako dyan kay Mab. Isuko mo na si Dutae, tapos ang problem mo. Wala ka nang kinatatakutan, hindi na magkakaporma si Inday. Gloria Macapal, ikaw ang masusunod. Totoo yan, Rodolfo de la Cruz. Ewan ba sa kanya? Raul Villanada, shout out ha. Greetings Kuyang Rox. Mabuti naman at may lumitaw na Mab ngayon. Nito ko lang napakinggan ito kung gayon nadagdagan ang naninindigan sa katotohanan. Matagal na si Mab, Raul. Matagal na yan. Matagal na si friend Mab. Matagal na yan. Ngayon mo lang ba nakita, Raul? Ha? Raul Villanada ulit oh. Tanong, sa paanong paraan na hindi daw makikipag-cooperate ang gobyerno, hindi papapasukin o sa huli ay pag-aresto, gatong pa ni JPE. Ngayon humanda ang mga OFW o magiging OFW, tapos na tayo. Totoo yan, Raul, ha? Sumagot si 3J si Hopo. Sabi niya, kaya ba ng gobyerno na talagang makipagtigasan sa ICC? Tignan natin. Talaga. Galing talaga itong 3G shop na ito eh. Raul Villanada ulit ito. Oh. Ayan. Abangan ko kaya ang atmosphere sa EDSA celebration ng 25 ng Pebrero. Pecha ng
pagpapalaya sa pamilya ni BBM. Ah, baka ano nga yan, hindi kaya yan eh. Yan. Hindi kaya iba niyan, Raul Villanada, hindi payagan, ha? Sumagot si 3JCO po. Wala bang schedule si PBBM na tour sa date na yan? Asking lang po. Wala yata. Baka nga, wala na yan. Wala celebration. Sherwin Sapeda, my friend. Shout out, ha? Sabi niya. Magandang gabi po sa ating lahat, Sir Rox. Same to all Rocky Warriors. Masasabi ko po sa topic mo today, huwag pong mabahag ang buntot ng ating The Junior. Be man enough, face the world, and prove yourself na di po nasayang ang magic ng Smartmatic. Ah, huwag pong magtago sa palda ng mga nakapaligid sa iyo. Lalo na dun sa bulong ni Lola Uriang Gurang Makapal Aray ko. Lalong-lalo na sa short na lawlaw ng mga lolo mong panot. Mahal na sir, ha? Magising ka po sana sa katotohanan na di po biro ang laro na ang laro ay hindi po biro at laro lang pong party lang ang nakaatang sa balikat mo sa balikat mo na inambisyon mo pong mapasayo ang pinakamakapangyarihang posisyon sa ating bansa. Pinagbigyan ka po ng pagkakataon sa totoo lang po kahit po sa magic na paraan. For once, ang kapakanan po ng mga mamamayan sumisigaw ng hustisya at lugmok na sa hirap. Sir Da Junior, wag naman po sanang puro utos at bulong lang ang mga nakapaligid na kampon ng mga nakapaligid na kampon ang pakikinggan mo. Ang ending po niyan, Sir Da Junior, isinasama ka po nila sa bangin at sabay tulak sa iyo para sila naman ang hari. Totoo yan, Prince Irving ka, ha? Isip-isip po tayo, sir, sabi niya. Lahat po ng nakapaligid sa iyo, puro may mga sungay, sakim din sa kapangyarihan. Kaya ikaw din, sir, sabi niya. Ah, sana makarating sa iyo to, ha, His Excellency, ha? Maganda to, dapat makarating sa kanya to eh. Para tingin nyo nga sino ba may contact dyan, ha? Wala eh, ha? Fidel Marpil, shout out, sabi niya. Ano digong ilabas mo ang tapang mo? Bakit ngayon nagpapasaklolo ka sa Kongreso at Senado? Duwag ka pala eh. Punta ka lang sa China. Galit si Fidel Marpil, ha? Fidel Marpil ulit, oh. Isama mo na si Bongo. Pareho lang kayo ni Enrile. Sira ang ulo. Galit talaga si Fidel. Fidel Marpil na naman. Kiboloy, baka dumating yung the big one. Pa-stop mo. Ilabas mo ang galing mo. Galing ba yan? Mutres, walang galing yan. Baliw yan para sa akin. Ito lang. Alam nyo, may kasabihan po tayo. Ang maniwala sa baliw, mas baliw ka pa. Taki mo pinaniwalaan yan, appointed sa UK. Mas wanted ng FBI yan. Mga timang kayo pala eh. Ito lang. Pero ano yan? Kaya nga sinasabi, maraming nagsasabi, itong Pilipinas, ipinatatakbo na ng sindikato. Wala eh. Taking mo. Handa si His Excellency na tablahin yung mga namatay ng war against drugs para lang maproteksyonan si Duterte. Ang puto. Kalo klase. Tuloy na natin to. Rolando Resco, shout out. Secret weapon daw, ha? Si Da Junior talaga. O, secret weapon niya si Gloria. Parati niya si... Kasama ko po ang aking secret weapon, si Gloria Makapagal Arroyo. Rolando Resco ulit, ha? Mab, nadali mo ang magkaalyado na mga ungas. Galing niya si Mab. Good evening, Karoke, sabi ni Kalat ni Bayaw. Si Pren Aimee ulit, oh. Sabi niya, hindi lang ho, mga tanga yung mga vlogger.
Hindi lang ho mga tanga yung mga vloggers na nagdidepensa kay Berdugo. Kung mga siraulo din katulad ng idol nilang mamamatay tao. Totoo yan, friend, ha? Librado Ludovico ulit, oh. Blessed morning po, Karoke. Watching from Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Ang laki ng takot ni Da Junior kay Tandang Durian. Ano kaya ang hawak ni Dutaep, eh? Eh, ano pa? Eh, kung hindi kay Dutay, baka hindi siya nanalo, eh, di ba? Kaya yun. Real Christian Ruiz. Real Christian Ruiz, shout out. Welcome to the club. Maraming salamat, Sir Mab, sa pagiging makabayan at matapang para sa katotohanan. Kung majority sana ng mga Pinoy ay nauumay na sa mga kurakot ng atin mga national leader, parang normal na lang sa kanila ang kurakot ng mga big names na politika. Kaya forever kayong maghihirap kasi ginusto nyo yan, mga uto-uto. Galit si Real Christian Ruiz, ha? Shirley Jaser, shout out, ha? Buti na lang nakapag-English pa si Bling Blong. Ano, Karoke? Sinabi naman ni Dutaya, ni Duterte Ning, na magaling siya mag-English kasi nag-aral siya sa ibang bansa, pero wala naman siya. May bagahe siya. He is a weak leader. Kasi, sabi niya, tuloy natin si Shirley Jaser, kasi hindi nga siya nakatapos ng mag-aral. Tamad pala mag-aral. Grabe tawa ko dito. Nasamid tuloy ako. Ganun ba? Ako rin eh. Kaya kinuntin ko eh. Belinda Magtangub. Shout out, my friend, Belinda Magtangub. Ito yung kaibigan ni ano, ni friend Amy. Na kasama nila Florent Dolor Garcia sa Italy. No? Sabi niya, pasensya na po. Hindi ako nakakapanood ng live dahil sa trabaho. Hindi naman ako nagla-live, Belinda. Puro vlog lang to. Oh, ayoko mag-vlog eh. Ayoko mag-live kasi nga, patayo-tayo ako. Natutuyo anak sa lamunan. Kuminsan naman, napapajingle ako. Hindi ko, pag naka-live ka, hindi ko mapose eh. Ito na, ipopose ko. Pag may biglang tumawag, oh, ipopost ko siya. Tutuloy ko lang. Ganun. Kaya ayokong mag-live. Tsaka hindi ko mabasa yung mga comments nyo. Pag nagla-live ako, mabilis eh. Hindi ko masagot eh. Oh, diba? Eh, mas maganda na yung ganito. Delay lang ng isang araw, diba? Nakakapag-collab tayo araw-araw, diba? Wala pang tanga na nakakapasok, diba? Cassandra Daisy ulit. Shoutout, Cassandra Daisy. Cassandra Daisy. Pareho kayong mga pani, Mr. Rocks. You both made our day lot lighter. Ganon. Please watch ICC case against Sudan. Ex-President Omar Bashir. Niya. Ha? Nagwala ang mga citizen after 30 years dahil sa gutom, walang international business. Oh. Hindi na si Preno. Shout out, Pren Dolor Garcia, sabi niya. Good evening po, Kuya Roque. Napanood ko yung vlog ninyo na kay Mab. Ang tawa ko naman dahil ganyan gaya ka. Ang tawa ko naman din dahil ginaya gayahin ni ang speech ni Marcos Jr. Kuya, God bless you always po. God bless the Lord, Garcia. Ingat kayo dyan sa Italy, mga friend. Ha? Highly way singer. Welcome to the club. Karoke, hindi po natutulog ang isang baliw. Ganun ba? Friend the Lord ulit to. Kuya Roque, paano na ang Pilipinas kung ganyan lahat ang namumuno sa ating bansa? Todas! Ganun lang kasimple ang sagot dyan, Friend Dolor. Paano na ang Pilipinas kung puro ganyan ang namumuno sa ating bansa? Todas. Mother, pati daughter, friend. Wala na. Buti nga kayo eh. Andyan na kayo sa ibang lugar. Dito, wala na.
Roy Makapinlak, shout out, ha? Sabi niya, wala pa akong nakikitang ginawang matanda, ha? Wala pa akong nakitang ginawang maganda hakbang si Bleng Blong na ikinasasaya ng Pilipino Karox. Hanggang ngayon, sa totoo lang, ako rin wala. Pares tayo, Roy Makapinlak. Kaya po. Yun, yung ano, pinayagan niya yung mga Amerikano na magtayo ng mga base dito. Di, maganda yun. At least, meron tayong, kumbaga, ano, meron na tayong parang tulatod na hindi na tayo pag, ano, may, andyan na, itatayo lang tayo. Ganun lang yun. Buti pa, bigay niya na nga sa Amerika eh. Sang-ayon ka ba, Roy Makapinlak? Ha? Sakupin na lang tayo ng Amerika? Rinaldo Gonzalez, oh. Ako, sang-ayon ako, 100%. Ano sa palagay niyo? Sabi ni Reynaldo Gonzalez, panahon pa rin ng mga Hudas, Tabogo, Mitagas, Mandarambong at mamamatay tao, politikong pulpol, mga nagpapakatuta, mga sinungaling, mamemeke, rapist, drug lord, o ayan Sir Rox, may maidadagdag ka pa ba? And now the end is near. Saan, Reynaldo? Tayo? Then is nito ba tayo? Ha? Niniwala ako sa diyan. Marco Duka, welcome to the club. Oy, salamat sa dumadagdag ng subscriber, no. Share niyo 'to para tumataas naman ang views natin, mga boss. Sabi niya, Brad Rox, sa ginagawang pag-killing ni BBM kay Didwong ay baka, ha? Sa ginagawang pagkini BMK Digong ay baka wala na din lahat ng biyahe niyang para makakuha ng mga investor. Ibig sabihin niyan ay walang kwenta lahat pag naging biyahe ni BBM. Gumastos lang ng pera ng taong bayan. Nagliwaliw lang talaga. Totoo. Ninya Mirin, shout out Ninya Mirin. Morning Xerox, nakakatawang vlogger. At least di nakaka-stress pakinggan. Kahit stressful topic, Sir Rox. Si Maharlika, galit na rin kay BBM at Lisa. Tinitira niya. Sising-sisi daw siya kung bakit niya sinuportahan. Mga ogag talaga sila, Sir Rox. Totoo. Alam mo yan si Maharlika. Ha? Walang pwesto eh. Paano di siya magagalit? Ha? Naku, ngayon ko sa mga yan. 3JCO po. Hello, Sir Rox. Ako, malakas ang... Ako malakas ang gut feeling ko na hindi uubra si sila PBBM, Gloria Dutz et al sa ICC. Halatang halata na talaga ang kanilang nervyos. Totoo yan. 3JC ko pala. Sir Rox, maubos din ang oras niyang si Dutz. Tatawa ng tao to. Nakakatikim din yan ng hagupit ng tadhana. Totoo yan. Usap tayo, ikaw naman eh. Gusto ko itang makausap eh. Ikaw naman eh. Dami-dami mong rason. Na, pag nakausap mo ko, masasayahan ka o. Oh. Ikaw, ganda ka ha. Sabi ulit 3JCO po, Sir Rox, sobra-sobra na ang kabastusan niyang si Dutz at Kibuloy. Hindi na iginalang ang simbahan. Nasa Sunday service sila. Kahit fake yung simbahan ni Kibuloy, ang pambabastos nila Dutz ay may consequence. Yan, nakakatakot. Sa bagay, di naman sila natatakot sa Diyos dahil wala silang kinikilalang Diyos. Totoo yan, 3J, si Hope ka. Analyst Alcantara, shout out ha. Sabi niya, ngayon ako naniniwalang nandaya itong si Gloria Makapal Carox nung president election dahil sa Hello Garci. Ngayon ako nagsisisi na binoto ko siya. Baka nga tinuruan pa siya ni BBM kung paano manipulahin ang eleksyon. Ngayon na tayo bumawi sa ngalan ni FPJ mga Pinoy. Ganoon? Ha? Oy, mission accomplished mga boss. Ah. Oh, nakapag sana nagustuhan niyo yung vlog ko. Eh apo ko. Oh, yan no. Oh. Ha? Dalawang buwan lang yan. Dalawang buwan lang yan, laki-laki. Oh. Lalaki.
Oh. Okay. God bless. Bukas ulit, mga boss. Gira pa ko, gusto kong gumawa ng mga short video eh. Hindi pa ako masyado marunong eh. Marami akong short video sana eh. Oo. Kaya lang, yun nga, pag nag-comment kayo, hindi na magiging short, babasahin ko na naman yun, magiging long video na naman yun, di ba? God bless po. Wala tayong magagawa siguro dyan. Milagro na lang. Magandang hapon, mga boss.